According to Mamencio Sales, tama po ba? Mahirap dahil zero knowledge ako, yes. Sa mga hindi pa po nakakapag-try na or wala pa po kaalaman tungkol sa pagtitinapa, medyo mahirap nga po yung ating pretest. But later on, no, after pong ma-discuss ng ating resource speaker, I'm sure na marami po tayong matututunan and magiging madali po sa atin yung pagsagot ng mga questions. So, we also have participants from Doha, Qatar. Yan, magandang umaga po sa inyo. Good morning po sa inyo dyan. From Ma'am Faye, talagang bago po yung ibang word sa akin, Ma'am. Hopefully, I will learn more po by joining this. Wala po akong background sa topic. Yes, marami po sa atin yung wala pang kaalaman. And again, later on po, lahat po yan is i-discuss po sa atin. Ah, so sana English na lang ang tanong since yung iba po is hindi ganun kabihasa sa Tagalog. So we will consider it po sa ating pong next e-learning. So pasensya na po. So sa pagsisimula po ng ating training proper po, our first speaker po, yan, it's my honor po to introduce to you. She is a graduate of Bachelor of Science in Fishery Education, major in Fish Processing at Laguna State Polytechnic University, Los Baños Campus. Master in Public Management in Rural Development at Development Academy of the Philippines. She attended trainer screening on proper handling of fishery products for regional focal person on CFLCs. She also attended training on fisheries post-harvest technologies for regional post-harvest technical staff. So to discuss to us po the smoke fish, let's give a virtual clap to Ms. Marilu Mosqueda. Hello, ma'am. Magandang hapon po. Good afternoon, everyone. Kumusta po kayo? Naririnig niyo po ba ako? Yes po. Ba? Malinaw? Loud and clear. So Taglish po ha, may minsang English, may minsang Tagalog po tayo. So let me share my presentation. Hello, naka-share na po ba? Yes po, ma'am. Okay na po. Naka full screen ba? Hindi po naka-full screen. Wait lang ha. At mayroong nag-aabalang message. Okay. So again, good afternoon everyone. Kanina kasi sabi ni Joy ay good morning. Hindi napansin ni Joy na afternoon. Sorry ma'am, sanay po na morning na training. Oo nga, laging morning eh. Na-reset kasi kuha ng meeting. So, good morning po mga participants. Lahat po kayo na dumalo sa Zoom. And lahat din po ng nasa Facebook Live ng aming FB account. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay masigla kayo. Malusog, walang karamdaman. Alam niyo namang tayo nasa pandemic situation ngayon. So kailangan kahit na medyo nakakatakot sa labas, dapat tayo ay
malusog hindi lamang sa katawan kundi sa isip at kalooban. Ano po, lalo na ngayon problema yung pagkakakitaan, ano. So nagkaroon po ang division po ng RFTFCD through the training unit ng isang livelihood opportunity sa inyo sa pamamagitan po ng smoked fish processing. So sana po hindi niyo ako tulugan kasi ito po ay oras de peligro. Ano? Kasi po ito ay siesta time po. So pwede pong mahiga pero sana po ay makinig. Ano po? Okay po ba 'yung presentation ko? Nabalik po ba sa ano? Ay, sorry. Yan, ma'am. Okay na. Okay na. Sige. So, the outline of my presentation covers the following. So, fish processing technology, a simple short definition from a reference from Espejo, an overview of fish processing industry, an importance on the composition and the nutritional benefits of fish, kahit na alam kong alam na ng iba dyan kasi alam ko mga students ang halos majority of participants. So fish smoking industry in the Philippines. What is fish smoking? Review ito, hot and cold smoking. And we will be having general process flow of smoking fish. What are the materials and equipment needed? We also I'm going to show you packaging materials and equipment na pwede nyong gayahin o bilhin. Kinds of fish for smoking, kinds of smokehouse, smoked fish processing, the procedure, although mas maganda sana kung hands-on, kaya nga lang virtual tayo ngayon. Siguro naman mga artistic kayo, mga magagaling ang ating isipan para ma-visualize natin kung ano yung actual na ginagawa through my pictures na ipapakita sa inyo. So, a little bit of overview or the important thing about PNS or the Philippine National Standard for Smoked Fish, good manufacturing practices. Of course, livelihood tong aming ini-introduce sa inyo, so dapat meron tayong kaunting cost and return analysis. I will be sharing a new technology from other country and for a small scale production cost and return analysis. And finally, I will also share with you kung ano yung services offered namin sa division namin. So, are you ready na po ba? Wala pong tutulog, ha? Okay. So, as I present to you, a review lang po ito. So, what is fish processing technology? So, according to Espejo Hermes, it includes the different processes and techniques employed in the post-harvest handling, processing, and marketing of aquatic products from the time of harvesting to final utilization. So once naiaho na ang ating isda sa dagat, sa fish pond, sa mga fish cages, sa fish nets, ay nag-uumpisa na po tayo ng proper handling doon. So kailangan na maayos na agad yung ating paglalagyan at transport para sa maayos at quality fish na ating iahatid para sa ating mga customer, client, at mga consumer sa table nila. At higit sa lahat kung ikaw ay magiging fish processor. So gusto ko lang ipauna sa inyo na pag fish processing products, kailangan po fresh talaga ang ating gagamiting isda o raw material. So processing, marami pong processing methods. They are divided into two, the traditional way and the modern way. So sa traditional way, that involves salting, drying, including smoking, fermentation, and pickling. So for modern naman po, nandun po yung canning. For mga small scale po, nagbabattled sardines po sila. And then, nagpa-process din po yung mga ibang fish processors or mga planta ng mga frozen products like tuna, frozen, mga fillets. So, yun po yung mga other modern technology na
ginagawa rin pong livelihood opportunity ngayon at iba pa pong mga klaseng value-added products na napuproduce through fish processing technology. So, in addition to the definition, it aimed mainly at preventing or delaying spoilage brought about by microorganisms, enzymes, and physical or mechanical means. So, hindi natin masisigurado na yung ating isdang inalis sa dagat sa kanyang natural environment is the same quality na pag ito inalis natin ay pareho ng quality na masasabing fresh na fresh. So, meron siyang pagkakaiba. So, kaya kailangan nga po ang fish processing para ma-delay yung spoilage niya at ma-eliminate yung mga presence ng microorganisms at enzymatic actions na presence sa mga isda kung ito po ay hindi natin mapaproper handle. So, about naman sa fish processing industry natin. So, we all know that this fish processing industry is very important not only to the human as a food, but also for food security. Lalo na po ngayon na pandemic, so kailangan po natin na mag-alaga, hindi lang mag-alaga, kundi magproseso as part of livelihood para tayo kumita. So madami pong nawala ng trabaho ngayon dahil sa pandemya. So ito pong opportunity na ito ay maaring makatulong din sa inyo. So it prevents wastage and prolong the shelf life of highly perishable fish dahil po itong fish talaga ay madaling mabulok. So it can increase the dollar reserve of our country through exportation. That was before mag-pandemic. Alam natin na talagang ang ating exportation ay increasing. Kaya lang naapektuhan slightly ng pandemic crisis. So sa pamamagitan ninyo na madaming nanonood, maraming nakikinig, at maraming interesadong magkaroon ng additional livelihood, maaari nating ma-recover ang status natin dito sa ating ekonomiya. So the Philippine fish processing industry, kasasabi ko lang, nag-start talaga ng mga traditional methods noong araw pa. So napakahalaga ng fish, hindi lang sa ating katawan, sa kalusugan. Ito po ay, di ba, animal protein, kaya kailangan natin ng isda para maging healthy at resistant tayo sa COVID ngayon. Ano po? And it provides job opportunities. So pag na-acquire nyo na po yung skills ng pag-process ng pagtitinapa, so yun po ay magkakaroon na kayo ng additional income at makakakontribute pa kayo para sa ating economic recovery. So what are the composition of fish? So review lang po sa mga students natin. Alam ko pong alam niyo na ito. So our fish consists of water, protein, lipids, non-protein nitrogen, inorganic salt, and vitamins. So we have 70 to 80% water, di ba po yung ating fish? Bakit po kaya? It's very obvious they live in water. So for lipids, the fish has 1 to 7%, non-protein nitrogen 2%, and 1% inorganic salt, and for vitamins, traces lang po. So ito po yung nutritional benefits na nakukuha natin sa fish. So for those na napakahilig kumain ng ulo ng isda, so ito po yung sustansya na nakukuha ninyo. So for the head and the eyes, it contains polysaccharides which help keep blood vessels and skin flexible. So kung sino man sa inyo na makinis pa ang balat, hindi nangungulubot. So ibig sabihin, mahilig siya sa fish. So yung mga iba, sinisipsip pa yung mata ng isda, sarap na sarap sila. So it has a nutritional benefit sa mga kumakain. So yung internal organs is rich in vitamins and minerals. Yung regular meat ng isda, high grade po yan, high grade protein ang kanyang content. When the dark meat, katulad po ng tulingan, rich source po naman po yun ng protein and vitamins. Kaya lang po yung iba, hindi kumakain kasi nalalansahan sila. So for the small bones, veins, and skin ng fish, it helps to control chondroitis,
which is a type of cholesterol. So kaya nga po yung iba na mga matataas ang cholesterol, nagsiswitch sila sa pagkain ng isda. So yung balat naman po ng isda, it contains more vitamins A and B2 than the meat, yung mga kinakain nating karne. So yung B2 po ng isda ay concentrated sa kanyang skin. So lastly, yung bones niya is rich in calcium and other minerals and collagen, which is an important nutrient. So kami po pag nagpo-proseso ng isda, wala pong nasasayang. Dahil yung mga entrails niya, maaari namin pong i-process sa ibang pamamaraan. At kung yung mga tinik naman po ay tinanggal, katulad po ng bangus de boni, maaari po ninyo itong i-separate, linisin, at steam, i-dry, and then i-pulverize. And you can also make it a powdered ingredients para po makagawa ng polboron at ma-incorporate siya sa mga lugaw-lugaw ng inyong mga anak. Kung meron pong mga nanay dito. So we go now for the fish smoking industry in the Philippines. So as I've said before, smoking is one of the most important and among the oldest method of fish preservation. So this preservation techniques is very popular in Luzon province. It preserves through the combined effects of drying, salting, heat treatment, and the deposition of chemicals produced from the burning of woods. So kailangan natin yung mga woods. It's usually carried out using a smokehouse. So iba't iba po yung mga smokehouse na ipapakita ko sa inyo mamaya. So ito po yung mga regions, part of the Philippines where fish smoking is very popular, or masasabi nating mas marami ang nagpo-process ng tinapa. So sana po na-maintain nila kasi baka naapektuhan din siya during our pandemic situation ngayon. So region 1, region 3, region 4A, region 4B, and region 5. So kung may region po dito na hindi nabanggit, maaari po kayong magsimula through this technology. Maaari po kayong maging pioneer sa pagtitinapa. So ito na po yung exam nyo kanina. Tinagalog ko kasi yung iba. So smoking is also known sa Tagalog po, or terminology na pagtitinapa, paggagawa ng tinapa. Ito po isang traditional na pamamaraan ng pag-iimbak ng isda, kung saan pinuusukan natin ang ating isda upang magroon ng natatanging kulay, naiibang amoy at lasa. Ito rin po ay pamamaraan upang masugpo o mapigilan ang pagkabulok. At ang paraang ito ay dumadaan sa proseso ng pag-aasin. So nasabi ko na po kanina, nababawasan din niya yung mga moisture content na sinasabi o halimigbig ng isda at ating pinauusukan sa smokehouse. So ito'y paboritong ulam at pansahog sa gulay, lalo na po yung mga taga Pangasinan, sinasahog po nila ito sa dinding. Masarap po ito. So in-export po natin ito sa iba't ibang bansa, at maari po natin gawin ito sa panahon na marami yung huling isda. So minsan kahit naman po konti lang yung isda, kung gusto niyo pong magawa ng mas malinis na produkto, maaari niyo naman pong gawin ito kahit sa bahay lang. So may dalawang uri po ng pagtitinapa, o two types of smoking, hot smoking and cold smoking. Sa hot smoking po, ito po, ang isda ay pinausukan ng malapit sa apoy upang madaling maluto at magkaroon ng magandang kulay sa init na 70 to 90 degrees centigrade. So ito po yung common practices po natin sa mga magtitinapa. Ang produkto ay maaring tumagal mula 2 hanggang 3 araw o sa maikling panahon lamang, malibang ito po ilagay natin sa refrigerator. Tungkol naman po sa cold smoking o malamig na pagpapausok, ang isda ay pinausukan ng malayo sa apoy at may init na 32 to 82 degrees centigrade. Ito'y tumatagal ng 1 linggo, at sa pamagitan nito mabagal ang pagpapausok at mabagal din ang pagpasok ng usok sa init sa katawan ng ating isda, at uti-uting natutuyo o gradual lang yung pagda-drying niya through the heat
para maalis yung moisture content ng ating isda. So ano bang pagkakaiba nila? So ito po ang batayan natin. So sa pinagmumulan ng usok, malapit, kulang ng letter T. Yung cold smoke malayo, so yung temperature magkaiba. So oras ng pagpapausok madali, pero malamig na pagpapausok or cold smoke, mahaba yung panahon. So sa pag-iimbak naman or shelf life, so maikli lang yon, so matagal. So ang lasa naman ng ating hot smoke tinapa ay makatas. Pag naman po cold smoke fresh ay tuyo. So ang klase ng laman naman ay pag mainit pinausukan, malambot. Pagka naman po sa malamig ay matigas. So sa taglay ng moisture content, mataas yun sa mainit at kakaunti na sa malamig na pagpapausok. Ito po ang mga uri ng isda na maari nating itinapa. So yung ating mga galunggong, yung mga mackerels, yung mga tunas, mga tulingan, mga mallet, mga sardinas, iba't ibang species ng sardinas. Other commercial marine species na gusto nyo, lalong-lalo na po yung may mga kaliskis, mas maganda po o ideal sila na itinapa dahil mas maganda ang kulay at makintab. So sa freshwater naman po, nagtitinapa na rin po ng tilapia at common na rin po na nagtitinapa ng bangus. Yung iba po ay piniprepare ito na debone. Yung iba naman po ay piniprepare ito ng pressurized bago pausukan. At ang iba naman po ay nakakapag-export na ng ganitong mga klase ng produkto. Marami pa pong mga pwedeng isdang pwedeng gawing tinapa. Depende po sa inyo yon. At marami din pong nakalista sa ating Philippine National Standard. Ito po ang mga common utensils o mga kagamitan na ating gagamitin kapag po tayo nagtinapa. So kailangan po natin ng kutsilyo, gunting, sangkalan, tray, colander, scaler, measuring cups, measuring spoon, stainless basin, containers. So, gusto ko pong tanggalin yung scaler kasi po ay pag nagtitinapa ay hindi po kinakaliskisan. Sorry po na copy-paste ko yung scaler. So, ito naman po yung mga packaging materials and equipment na kakailangan din natin kung tayo naman po ay siguradong magma-mass production na ng ating tinapa. So, kailangan po natin ng weighing scale. Kapag malakihan yung ating tinapahan, at kaya na po nating bumili o nakaipon na po tayo ng kapital, maaari po tayong bumili ng tabletop vacuum sealer. Kung nakikita nyo po itong sa gitna, ito po nung bilhin namin siguro mga 5 years ago, 38,000 na. So itong portable vacuum sealer, mura-mura pa po ito, siguro pa mga 2.5 lang to. Tapos itong plastic sealer, wala pa po itong 1,000. So depende po sa presyo ngayon. At kailangan din po natin yung tinatawag na food grade poly bag o polyethylene bag. So it's a no-no po na gamitin nating pambalot sa ating tilapia kapag po tayo magtitinda o mag-market na dyaryo ang ibabalot natin dahil ang dyaryo po ay may mga printing chemicals na makakaapekto po sa produkto natin. Nahahawa po yun sa o makukuha po yun na o maabsorb ng ating isda at maaring maging harmful sa kakain. So ito po yung papakita ko sa inyo, iba't ibang mga smoking equipment dito sa atin sa Pilipinas. Pero yung iba po naman ay hindi na ginagamit. Mostly po sa Cavite ay mga luma na. So ito po yung mga ipapakita ko sa inyo. Ito po yung mga medyo maayos-ayos pa. So kami po sa VPAR, ito po ay ini-award sa VPAR na po. Mga modified drum smokehouse. So ang akin lang pong paalala, kapag po kayo ay gagawa ng gato klaseng smokehouse, ang gagamitin niyo pong drum ay ginamit sa pagkain. Huwag po kayong gagamit ng drum na ginamit sa mga pintura at iba't iba po pong mga langis na ginagamit para sa mga motor, sasakyan, na inaakala nyong hindi makakabuti o makakapagpalasa sa inyong tinapa. So nakakapag-award po kami dito. Ito po yung mga galvanized. Ito po ay bago naman po yung material na ginawa dito. So, nung una, ito po yung ginawa namin sa opisina, itong
drum na smokehouse na to. So nakapag-award po kami ng ilan sa mga organized fisher po. Ito naman po sa ibang region. So edi naka-mute po kayo, ma'am. Hello? Okay na? Okay na po. And ma'am, kanina okay pa ba ako naka-mute? Kanina pa? Ngayon lang po, ma'am. Okay, buti naman. Ngayon lang. Sorry ha, baka napindot ko. Saglit lang po. Okay, continue tayo. So, okay na to. Nakuha nyo tong ano. Sabi ko, pagkukuha kayo ng mga drum, eh, yung mga food yung ginamit na container. Sa container na yun. Okay. Yes, okay. So, isa pa to. So, yung ibabaw, makikita nyo, ano lang yan, made of food yan. Nilagyan niya ng handle, pagtakip. So, binutasan sa ilalim. Tapos, ito yung ano, pinaka-tray niya. Hanggat maaari, pagka-tray, ang gagamitin nyo ay stainless sana. Huwag yung mga kalawangin. Hindi na po compliant sa food safety yung mga material na kinakalawang. Huwag mong sirain. So, ito naman po yung mga traditional dun sa mga ibang mga nagtitinapa na, yung malakihan na po. So, iba po kasi ay nakasanayan na nila yung ganitong klase, traditional concrete house. So, doon naman po sa mga nakakaangat or may mga budget talaga o mga kapital, ganito ang gamit nila, mga stainless cabinet type smokehouse. Ito po naman ay design ng DOSD ITD. So, nung nag-training po kami, ito po yon. So, maari nyo po ring maging pattern siya. At ito po. Ito naman po yung aming ina-award. Fabricated 5 layers cabinet type. So, made of stainless din po siya. Ang nag-design po niyan ay Bipar Region 3 and inadapt po namin para sa distribution sa mga organized fisher folk na talagang gustong-gustong magtinapa. So, binibigay po namin sa kanila yan as additional intervention para po makaangat sila sa kanilang kabuhayan. So, ito pong ipapakita ko sa inyo ay isang bagong teknolohiya. Kung kayo po naman ay may budget at talagang i-invest para po sa pagtitinapa, ito po ay design ng FAO or the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Last year 2020 po kasi, month of March, ang before national po or central office po namin ay nagpatawag po ng techno demo training on this facility, itong smokehouse na to. So gusto ko pong i-share sa inyo kasi bago po siya. So kung gusto niyo pong i-adapt, so, well and good po, makakatulong po ito sa inyo. So, smoking materials po, ayan po yung mga kusot po, pwedeng mga pino, ito po yung mga material na pwede. Wag lang po kayo gagamit ng basang material, ano po, kasi hindi naman po siya mag-uusok. So, dako na po tayo sa smoking fish processes, smoking process. So ito po ay isang general process flow kung paano po kayo gagawa ng tinapa. So syempre kailangan sa pagtanggap niyo ng isda, pagkuha niyo ng isda, kailangan make sure na fresh siya at malinis. Ang container na paglalagyan niyo ay dapat ay malinis din, ano po, at nilalagyan po ito ng yelo para ma-maintain po ang low temperature. So yung iba po chilling ang ginagawa nila. So pagkatapos po noon, dapat po kasi meron kayong isang designated area kung paano kayo magpo-process. Kahit isang maliit na kwarto lang na inaakala nyong dapat dun lang gagawin yung produkto. So, kung yun ay pag mass production po kayo. So, syempre, lilinisin po natin yung isda. Gagawa po tayo ng brine solution. Isosoak po natin. Magbabrine cooking. Atin pong i-drain and then i-dry. I-smoke po natin, palalamigin muna bago siya
ilagay sa packaging material at i-label. And then i-storage po natin. So the only ingredients lang po na kakailangan natin pag nagtinapa ay asin lang po. So sana po makasiguro din tayo na ang asin na ating gagamitin ay malinis. Galing sa malinis at kung maari po ay iodized salt. Okay po? So ito po yung sinasabi ko kanina, kailangan meron kayong malinis na processing area. So this is just an ideal area na lugar kasi po ito po ay ginanap sa BFAR Region 5. So meron po talaga silang processing area. So doon po namin ginawa yung pinakita ko sa inyong bagong technology ng smokehouse. Nag-process kami ng tinapa. So kailangan freshly caught o kaya ay procured yung inyong isda. So pagdating sa area, syempre yung mga binili nyo, kung hindi nyo pa nasa-segregate according to size, kailangan i-segregate yun according to size and kind. And then wash it thoroughly. At pagka nagpugas po kayo ng isda, kailangan ang tubig po ninyo ay potable water. Huwag po kayong kukuha ng panghugas na inyong isda na galing sa balon at puso. Dahil may mga microorganisms po yun na maaring sumama sa inyong isda at maaring makapagpabulok sa inyong produkto. So ang ratio po na ginagawa namin, mostly pag po kami nagagawa ng tinapa, ay 1:3 or yung ratio ng salt to fish is 1:3, 1:4 or 1:5. So pag sinabi pong 1:3, 1 part salt sa 3 part ng isda. So halimbawa, meron po kayong 3 kilong isda, dapat po 1 kilong isda yung water pala to, sorry po ha. Ratio of salt to water. Wait lang po ha. This is ratio of salt to water kasi brine solution po tayo. Pasensya na po. Okay. Okay, ratio of salt to water, 1:3. One part ng salt sa 3 parts of water. So yung 1 kilong inyong asin, tutunawin niyo sa almost katumbas ng 3 part ng inyong asin. So, pwede rin 1:4, 1:5. Itong pong 1:4, 1:5, kapag po kasi yung mga consumer ninyo ay naaalata na. Pero ang standard po na aming ginagamit ay itong 1:3 na ratio ng salt sa water na tinutunaw namin. At doon po namin binababad yung isda. So, ito po yung timetable para po sa pagbababad ng brine solution. So, may mga sizes po. Depende po sa size ang pagbababad ng brine solution. Kapag po bangos o yung ibang isda na big ang o malalaki, kailangan po mga 30 minutes to 1 hour ang pagbababad ng isda sa brine solution na inyong tinimpla. So, sa mga iba naman pong isda na ang laki ay 10 to 14 centimeter, 20 minutes lang. Kapag naman po mas maliliit ay 5 minutes lang or less. Kasi po pagka tumagal pa, aalat na po yung inyong isda. So yung penetration po ng salt ay nakadepende sa fat content ng isda. Kapag po matataba ang isda niyo, medyo matagal po ang pag-penetrate ng salt sa kanyang mga sa isda. So ang brine solution niyo lang, pagka po kayo nagbabad ng isda sa brine solution, 1 beses lang po. Huwag po kayong manghihinayang na magbabad uli ng another set of fishes para sa paggagawa niyo ng tinapa. 1 beses lang po ang pagbababad. So pag po gusto niyo i-test kung tama yung percentage ng inyong brine solution, katulad po ng 1:3, which is 25%, and yung 1:4 is 20%. So, gagamit po kayo ng refractometer or selenometer. So, ito naman po ay kung gusto nyo talaga mag-mass production, kailangan nyo po kasing i-check yung salinity or yung timpla ng alat ng inyong isda. So, ito po ang halimbawa ng aming ginawang pagbababad ng isda sa brine solution. So, may advantage po ang pagbababad ng
isda sa brine solution dahil pinatitigas po nito ang inyong isda at naaalis o nababawasan yung masama sa o yung tinatawag na moisture content. So pinapanatili din niya yung natural na proteinang taglay ng isda at pinipigil ang pagtubo ng mga mikrobyo na nagiging sanhi ng pagbubulok ng produkto. So parang antiseptic po yung solution. At pinag-iiba yung lasa ng isda. So sa pagbababa, naaalis din po ang dugo, burak at iba pang dumi ng isda. Kaya nga po sabi ko, once lang po yung pagbababad na gagawin nyo doon sa solution na tinimpla nyo. Dahil naiwan na po doon yung mga dugo, burak na sinasabi ko at mga dumi. Na maaaring dumagdag pa sa another batch na muli nyo ibababad doon sa brine solution na una nyo tinimpla. And then the next process is pre-cooking. So kapag po yung inyong isda, ano po yung time? May nagmimerienda na po ba? So may dalawang uri po ng pag-pre-cook o pagluluto ng isda bago po ito pumunta sa proseso ng pag-uusok. Meron pong style ay pakukuluan. Kung nakikita niyo sa left side ko or sa right side niyo ba. And then dito sa kabila naman po, ini-steam. So dito po kasi, konti lang po yung paggagawa nila. Ano lang sila, small scale. So pwede po yung i-steam lang siya para lalo na't maliliit, hindi agad masisira pagka po steam. Kasi po pagka pakulo, baka naman po malabog. So pagka po ang, ito po yung mga klase ng isda na pwede nyo gawin tinapa at yung oras kung paano siya lulutuin o i-steam. So kapag po si linyasi, 1.5 to 2 minutes lang, saglit na saglit lang. So ito po yung mga pwede nyo basehan kung gaano nyo katagal sila ipe-pre-cook o i-steam. Pero hindi pa rin po ito assurance na talagang pagka po ano, nag-steam na kayo, mamaya nyo nababalikan after 2 minutes. No, silipin nyo din po. Kapag po ang mata ng inyong isda ay pumuti na at medyo bulge na, yun po ay luto na. So yun po yung physical indicator na ang inyo pong isda ay pwede nyo nang iahon at i-drain at i-prepare para po sa drying. So dito po sa opisina, meron po kaming dating ginagamit na solar dryer. Kaya po ito ang design ay para po hindi siya madapuan ng langaw. So dito naman po sa right side ko, pwede naman po kung sun drying, gawaan nyo po ng takip yung inyong pong ide-dried na fish para naman po yung inyong isda ay free from the contamination ng mga insects, lalo na po sa langaw. Ang langaw po pag dumapo ay kung ano-ano pong uod o mikrobyo ang dala-dala niya. Kung saan-saan po yan dumadapo, alam niyo na kung saan yun. Ayoko na lang po sabihin kung saan-saan. Pero alam niyo, napakadumi. Isa sa napakaduming insekto ay ang ating langaw. So, kapag po na-steam nyo na, na-drain nyo na yung inyong isda, yung iba pa kumagamit ng mechanical dryer. Kanina yung pinakita ko ay solar dryer. So yung iba naman po, katulad po ito po sa DOST, IFD po, bumili sila nitong mechanical dryer. Medyo mataas po yung budget nito. And then yung iba naman po, yung aming mga fisher folk na ina-assist, nag-improvise po sila nitong cabinet na pwedeng air cabinet, air dryer. So hindi nga naman dadapuan. At pwede ding pagka nakapagtinapa ay ilagay doon at para lumamig siya. So ayan po pwede. So ito po yung smoking na nangyayari ngayon doon sa na-steam na na isda. So na-drain na siya and then ipasok na natin sa ating smoke house. Isinalansan natin sa trays. Atin po siyang isasarang mabuti. Huwag po bukas ng bukas. So siguro kung 30 minutes o 1 hour, hatiin niyo yung oras sa kanyo silipin kung siya ay golden brown na. Actually po kasi itong mga pauusukan natin ito ay luto na ito. So i-impart na lang po yung kanyang lasa at saka yung ilelessen na lang po yung moisture content through the heat and smoke. Ano po? So sa oras naman po ng pagpapausok, kapag po ang isda ay katulad ng tunsoy, tawilis o galunggong, 45 to 60 minutes po. Pag po mga lapad, 105 minutes. Pag po tamban, 100 to 120 minutes.
At bangus, 45 to 60 minutes. Tilapia, 30 to 40 minutes. Again, may mga standard kayong pwedeng guide, pero gagamitin pa rin ninyo yung inyong sensory o yung inyong observation through the eyes at makita nyo yung appearance ng mata ng inyong isda at yung indicator na yung physical indicator na siya ay luto na. So sa packaging, ito po yung gamit natin. Ito po yung sample ng package na tinapa. So palalamigin po muna natin ang ating tinapa bago po natin ibalot sa mga polyethylene bag dahil magmo-moist po ito at ang moist po nito ay magkakos ng mga production ng mga microbio at mag-a-add pa ng moisture content. For shelf life, sinabi ko po kanina na ang tinapang gagawin natin ay 2 to 3 days at room temperature. Pero pag inilagay po natin sa refrigerator, it will last 15 days. At kung ito naman po ay frozen storage, as much as negative 18 degrees centigrade, ito po ay tatagap ng 3 to 6 months. So for the characteristics of quality smoked fish and spoiled smoked fish, ito po yung difference. So kapag po good quality, golden brown, smooth and glossy, at amoy usok syempre, no? Firm yung flesh niya. While yung spoiled po ay flaky, ano na po siya, yung parang buhaghag, dehydrated, masyadong tuyo-tuyo na, parang dying na, rancid. And iba na ang amoy, may slime na, and then may mga insect infestation. May mga innovative smoke products pong tinatawag tulad ng deboned smoked fish. Yun po yung nagtatanggal muna ng mga buto at ano, tinik ng bangus. Tapos po, ang proseso rin, katulad nun, bababad sa brine solution, ipe-precook din, tapos ay i-drain, i-dry ng konti, tapos pauusukan din po. And then yung iba naman pong pressurized smoked fish, meron po sa Cavite na nagpo-process na binabalot po sa aluminum foil at kanilang nilalabog through the use of a pressure cooker. So pagkatapos po nun, saan nila yun papausukan at mas masarap po yung produkto. So malambot, lalo na po sa mga bata, hindi na sila matitinik. So parang nang hinayang sila dun sa tinik, pwede namang i-pressurize. So meron na pong pressurized smoked fish. At ngayon po, yung mga iba pong mga OFW po natin sa ibang bansa, sila po ay gumagawa ng gourmet tinapa. So yung tinapa po, hindi lang basta ipiprito, kundi pwede pang i-process into another innovative product, which is gourmet. So ito po yung mga nakasaad sa Philippine National Standard natin kapag po tayo magtitinapa. Kasi syempre, dapat ano, mataas agad yung expectation natin na pag nagsimula tayo ay aasenso yung ating negosyo sa pagtitinapa. So sa umpisa pa lang, kailangan mag-comply na tayo sa kung ano yung standard na dapat sundin kapag nagpo-proseso ng ating tinapa. So pwede nating ang ating mga produkto ay i-market into a whole smoked fish. Pwede ring split smoke or padaing at pwede ring pa fillet lalo na po sa malalaki katulad ng tuna. So yung Philippine National Standard po ng dati po ay ang kaakibat niyan ay yung Food and Drug Authority. So sila po ay nagligay ng mga product specification stated dun sa Philippine National Standard Manual na ginawa nila na maari ninyong i-Google sa inyong mga website nila at madali po ninyong makikita at mababasa ang bawat detalyeng ini-expect or kailangan nyo i-comply para po makaproduce kayo ng quality products. So ito lang po ay ilan sa aking mga ini-highlight. So ito po yung mga dapat na isaalang-alang natin when it comes to ingredients. So dapat po ang gagamitin natin ingredients ay food grade
Katulad, pag sinabi food grade, kung salt lang ito, dapat ay galing sa malinis na source, na supplier, ano po. So, dapat po yung sinasabi ko nga sa inyo, dapat po mag-comply tayo na ang ginagamit ay iodized salt dahil tayo meron ng asin low. So, kung magagamit tayo ng mga herbs and spices, additional flavor, katulad halimbawa ng mga yung lemon grasses, minsan kasi yung iba naglalagay sa kanilang mga brine solution, kinapakulo nila, yung iba naglalagay ng calamansi para daw maalis ang lansa. So, it's all up to you as long as food grade po o hindi makaka-apekto sa kalusugan ng inyong mga consumer ang inyong inilalagay sa inyong produkto. For the smoking materials naman po, kanina po nakita niyo na yung larawan, ang sabi po ng Philippine National Standard, kailangan mga wood chips, shavings, and sawdust. Kung mga gamit kayo ng mga woody plants, kailangan po ay tuyong-tuyo. Kaya lang po, wag po kayong gagamit ng mga sawdust o mga materials na wood na treated po ng mga chemicals. Kasi po yung iba po sa mga hardware na ating binibili ay mga treated po yung para hindi mabulok, lalo na po yung palochina. Pero kung alam niyo naman pong hindi tinreat, pwede niyo pong gamitin. So, kailangan po talaga fresh yung ating isdang gagamitin dahil kapag po bulok na yung isda nating gagamitin ay magkakaroon na po siya ng production ng histamine na makakasama sa ating mga consumer. Ma-allergy sila. So, kailangan pag nag-mass production na po kayo, magpapa-analyze po kayo, kailangan 200 ppm lang po. Hanggang shall not be more than. So hanggang dun lang yung limit ng histamine or below pa o dapat nga wala nga po. Kaya dapat para maiwasan ito, dapat fresh lang po yung ating ipoprocess na tinapa. So yun po. Ito po yung sinasabi ko kanina na kailangan mag-comply tayo na ang gagamitin natin ay iodized salt na. So yung kailangan po kasi mag-comply tayo para po sa food safety ng ating mga consumer. So ito po yung nakasaad sa RA number 8172, which is an act promoting salt iodization nationwide and for related purposes. So ito po yung gabay natin. Kailangan po ay kumilos tayo ng maayos pag nagpo-proseso ng isda o yung tinatawag na good manufacturing practices. Kailangan po natin ng kalinisan. Unang-una, kailangan natin ng proper hygiene. When it comes to proper hygiene, kailangan po yung fish processor o yung magpo-process ng tinapa ay laging naliligo araw-araw, malinis, laging naghihinuko, walang cutics, hindi naglo-lotion, hindi nagpapabango, at yung area ng pagpuprosesohan ng isda ay dapat ding malinis. Dapat yun ay sarado at hindi napapasok ng mga ipis, ng mga daga at iba pang mga insekto na maaaring gumapang sa ating mga contacts ng mga equipment, mga ingredients na maaaring makakontaminate sa ating mga produkto. Kailangan marunong tayo ng proper hand washing. So, hindi na natin problema yan dahil ngayong pandemic ay hasang-hasa na tayo kung paano tayo maghugas ng isda, maghugas ng ating mga kamay dahil kailangan nating laging malinis para hindi tayo makakuha ng mga mikrobyo. So, wearing of appropriate attire, kailangan meron tayong hairnet, apron, hindi man gown, may apron tayo, gloves, at saka pagka pang malakihan na iba po may mga boots sa kanilang mga planta at merong mga water butt, sa foot butt na dinadaanan pa para malinis pagpasok dun sa kanilang processing area. So, bawal kumain at uminom sa processing area kasi po baka hindi lang yung baka malaglag pa dun sa iba nating ginagawa, kundi pag nag-iwan tayo ng mga
mga pagkain doon, maaring ito ay mag-invite pa ng mga insekto na maaring gumapang sa ating mga produkto. No chewing gum, kasi dapat nga naka-face mask tayo pala, naka-face mask. Hindi dapat mag-chewing gum, hindi dapat manigarilyo sa loob ng processing area. So every time na may hinawakan tayo, lumabas tayo, nag-CR tayo, kailangan tayo ay naghugas ng kamay. So yun nga po sinabi ko, wala dapat chivalries, walang hikaw, walang kwintas, walang sing-sing. And yun na nga, walang hair gel din. Kasi po pagka inihipo nyo sa kamay, inihipo nyo sa produkto, maglalasang gel ang inyong tinapa, hindi na po lasang tinapa. So pag bumili po tayo ng mga isda, ito po ang ating iwasan. Huwag po tayong bumali doon sa mga lugar na nagtitinda ng murang isda nga, pero ang dumi-dumi naman ng pinanggalingan. So meron na po itong carrier na po ito ng mikrobyo. No po? Ito po ang tama. Bumili po tayo ng mga isda na nakalagay sa mga lugar na mataas at kung maaari po sana ay hindi malinis at katulad po nito, fish stall. Doon po nakalagay. So ang BFAR po ay nag-award at nagbibigay ng assistance din ng fish stall sa mga karapat-dapat na mga tulungang mga fisher folk na naghahanap buhay para po improve yung kanilang quality, malinis ang kanilang isda at higit sa lahat, walang contamination. Ito rin po, wag po tayong gagamit ng o manghihinayang gamitin ang mga ganitong klase ng containers or mga styro boxes kung saan nilalagyan natin ng mga fish natin. Although yung iba, nilalagyan ito ng plastic, but paano kung mabutas? Di ganun din naman yun, ma-absorb din niya yun. So iwasan natin yung ganito, wag na tayong manghinayang, palitan na po natin ng bago-bago at malinis. So siguro po kung malaki-laki na ang kaputel nyo, paari na kayong bumili nito kasi ito pong mga klase ng trays and cooler box ay durable at na-maintain nila yung temperature sa loob. So if we will maintain a chilling temperature of 0 to 4 degrees centigrade, ito po ang advisable na cooler box na ating dapat gamitin o paglagyan ng ating mga raw material na gagamitin sa pag-produce ng mga processed products. Ito po ay dapat natin ding sundin matapos at bago tayo magproseso ng isda. Dapat may mga pre-cleaning tayong ginagawa, pagbabanlaw, pagsasabon sa lahat ng mga utensils, tables, at sa sahig, mga iba-iba natin ginagamit, smokehouse, linilinis din natin. Gagamit tayo ng mga soap na liquid soap na masasabing anti-bac sila and then i-dilute lang natin and then ilinis natin and then i-rinse natin sila and then i-disinfect natin kung pwede and then final rinsing. So after, before and after na nag-process ka ng isda, kailangan ito ay ginagawa. For the cost and return analysis, so kanina po, ipinakita ko sa inyo yung UN FAO FTT Cheroy. So wala pa po itong nag-a-adapt. Bali po ito yung naging techno-demo sa BFAR Region 5. Nagpatawag po noon ng techno-demo with other tinapa processor po from Cavite and other part of the regions. At hindi ko po alam kung ito ina-adapt nila, pero kaya ako po isinishare ito, isa po itong bagong technology na pwede ninyong pag-umpisahan din. So, it is a new fish preservation technique developed by United Nations Food and Agriculture Organizations, which is a smoking facility. It was successfully introduced and used in several African countries, lalo na po sa mga kababaihan. And as of 2020 last year, 20 countries na po ang nag-adopt ng technology, including BFAR Region 5 as pilot region. There are four main reasons to shift into FTT Cheroy oven. It reduced the PAH. Oh, what is that PAH?
Yan po yung ano, tinatawag na polycyclic aromatic hydrocarbons na very harmful po sa kalusugan ng mga nagpuproseso. Ito po ay toxic and carcinogen. Nawawala po yung carbon dioxide. The smoke and heat exposure ay nare-reduce at it acts as mechanical dryer. Ano po yung attributes niya? Nakaka-produce po kayo ng high quality smoked fish, reduced consumption. Halimbawa po ay naka-reduce kayo ng pagluluto. Reduces duration, smoking and drying, access much lucrative markets, enables large quantities of production per smoking cycle. At ang assumptions po, kapag po kayo ay nag-process sa isang cycle na 15 kilos, makakaproduce po kayo at a price of 130 pesos per kilo with a 15 operations per month, 100 operations per year. So ito po yung mga unit cost ng inyong fixed assets. With the total expenses of 247,500 annually. But pag monthly, 20,000 lang po and per operation lang po ay 1,375. So pagka po na-produce na niyo yon, gross sales niyo ay maaaring umabot sa 351,000. Less the operating expenses, gross income niyo ay magiging 103,500. And you will be having a net income of 70,515 with an ROI of 25% and a payback period of 3.98 years. So ito po yung sample pictures. Gusto ko lang makita niyo mong kung paano itsura niya. Yung pong nasa ibaba, ito po yung pinakalalagyan ng uling. At doon din po nilalagay yung mga sawdust. Ayan po. Tapos dun po sa ibabaw, mayroong trays kung saan isasalansan natin yung mga fish na ating i-smoke. Meron pong nawalang process sa paggamit ng FT, Teacher Roy. Yun po yung pre-cooking and drying. So after po na mag-brine solution, diretso na po itong isda dito sa smoking tray. And then, pauusukan na. So, parang through the smoke, andun na yung pagluluto at saka yung pagtutuyo. So, yan. So, ito na po yung product after smoking. So, binabantayan din po kasi baka po sumobra yung mga pampaapoy at saka pampausok sa ilalim. Kung makikita niyo po sa right side, medyo nasunog po yung product. So meron naman pong maayos sa kabila. Yan po yung final product. Pwede niyo nang palamigin and then ipack niyo. So sa ibang bansa po, ito po yung kanilang progress. So ito yung first generation na in-improve nila. Tapos in-innovate nila yung kanilang technique. So yan po yung ano. So ang kaya lang po natin ay yung kanina. So kasi po yung style na to is worth almost less than 130,000 po ang expenses niyan. Fabricated po yan. So dalawang compartment po yan. Para naman po sa small scale smoking facility. So ito po yung pwede niyong pagbasehan na kakailanganin yung gamit. So kung meron kayong 65,000, kaya lang po malaki yan kasi po yung isang unit po ng stainless smokehouse, yung 4 to 5 layers, bago po nag-pandemic, ang price po na bili namin sa kanya ay 35,000. So the rest po ay other utensils, pero kung may available utensils naman po kayo sa bahay, ay mababawasan naman po 'yan.
So, pwede kayong mag-operate per operation ng 50 kilos. Yun yung halimbawa. Ang basis po namin dito ay bangus. So, 4 pieces per kilograms ng bangus ang aming ipinoses na tinapa dito, the bone, 50 kilos. So, binenta din namin ng 130 per kilos with 12 operations per month with a total of 144 operations per year. So, sa fixed asset niya, worth 84,600 with the depreciation cost of 12,850 for the operating expenses per operation, 9,000 plus, monthly 113,400 and for yearly, umabot na 1,368,000. So, for ROI, 36.28% for a payback period of 2.04 years. So, daman po dun sa talagang walang-wala pang pangsimula pang kasi mahal nga po yung smokehouse. Kami po ay nagde-demonstrate din ng pagtitinapa gamit ang lumang steamer. Yung 2 to 3 layers na steamer. So, kung meron kayong lumang steamer sa inyong bahay, pwede nyo po itong gamitin. So, ito po yung tinapa. Lagi namin idine-demonstrate. So, maganda naman po ang quality kahit po steamer lang po ang gamit. So, pwede rin po kayong magawa sa mga balde na dating lalagyan ng mga corn oil, vegetable oil, at coconut oil. Wag lang pong mga balde o timba na pinaglagyan ng mga pintura. So, dapat po yung food din ang dating inilagay dun sa mga container na gagawin yung improvised smokehouse, mini smokehouse. So, dun na po nagtatapos yung sa technology and then dun sa mga other procedures ng smoking. So, let me introduce naman po sa inyo yung aming division at kung ano yung services na aming ino-offer para po kung interesado kayo, maaari po kayong sumulat sa aming opisina upang kayo naman po ay asistihan kapag po kayo ay nag-venture na kung ano po yung kaya ng aming opisina para tulungan kayo sa technology na natutunan nyo katulad po halimbawa ng smokehouse, kung meron pong na-purchase sa taong yon na smokehouse, sumulat lang po kayo sa aming opisina. So, ang aming pong services sa aming division ay technical assistance, katulad po nito. So, kung wala pong pandemic, ito po ay ginagawa namin to ng actual. At yung mismong participant, ang aming pong ginaguide para po sila mismo ang kumilos at magtinapa ng isda. So, through lectures and demonstration and other technical advices po ang binibigay namin. And then, we provide other po service equipment. Depende po sa taon kung ano po yung budget na ibinigay sa amin, kung ano pong equipment ang ibibigay sa aming instructions na nakakataas sa amin para i-distribute sa mga as assistant sa mga fisher folk organization. So, nakakapagbigay po kami ng fish stall, ng mga cooler boxes, ng mga smokehouse stainless, mga tri-bikes na pwede pong fish bending tri-bikes, pressure cooker, and other utensils po na maaring pasok sa budget at target ng aming opisina. So kami po ay nung nakaraang pandemya ay nakapag-assist sa 6 na smoke fish processor around Calabarzon, sa Cavite, sa Naic, sa Rizal, sa Cardona, sa Tanawan, Batangas po. Ah, hindi pala. Balayan, Batangas po. Sa Kiloloron, Real, Quezon, at sa iba pa pong mga fisher folk na nagre-request po sa amin. So kapag po meron, may budget, at nauna kayong nag-request, pasok naman po kayo sa assistance. So meron din po kaming other activities sa aming division. Ito yung market development services. So dati po nagpa-participate kami, pero ngayon actual participation, but now through
Zoom na rin po, web sa webinar, yung mga ganyan na lang po. So, nakakapag-assist pa rin pa kami ng mga stakeholders namin kahit online. And then, we also assisted them through market matching, katulad po ng aming Kadiwa on Wheels activities or Oplan Isda, headed by our Department of Agriculture. And we supply assorted cheap fish in some regions and also in NCR. So nagpapacilitate din po kami ng loan window, pero hindi po kami nagpapautang. So thank you very much po. Tapos na po yung lecture. Open na po ako for question. Thank you so much, Ma'am Malu, sa napaka-informative na lecture. I think marami po tayong questions here on our chat box. Let me read some of the questions po. Question po from Sir Jonel Dorde. Kung hindi po pwedeng gamitin ng newspaper sa pagbabalot ng tinapa, have you ever tried yung pambalot ng brown paper or paper na walang print? Possible kaya yon? Iniiwasan na po natin kasi yung mga papel dahil po, kaya nga po sinasuggest namin ay polyethylene bag kasi yung mga food grade po dapat ang ginagamit natin. Dahil ito pong mga papel na nagdadaan sa mga proseso nila kung paano sila maging papel ay may mga pinagdadaan ng chemical din po para sila ay maging papel. At ito po ang iniiwasan natin para po sa kalusugan ng ating mga consumer. Yan, thank you po. So, later po, nalilipat po tayo dun sa mga questions po natin sa ating YouTube live. Ba't daw po hindi pwedeng gawing tapa yung D-list? Pwede pong gawin. Pwede rin pong gawing tapa ang D-list. Hindi ko lang siguro nabanggit, pero pwede pong gawing tapa ang D-list. Depende po sa inyo kung anong gusto ninyong produkto, size ng isdang gawin. Ma'am, okay lang po ba gumamit ng smoke flavoring sa balat ng isda or flavoring na color sa isda from Ma'am Rosalina Nasol? As much as possible po kasi mga food grade po yung ating gagamitin, we discourage use of smoke flavor. Kaya nga po tayo nagpapausok na, ando na po yung proseso kung paano yung ma-acquire yung smoke. Kasi yung iba po hindi na sila dumadaan sa pag-smoke para lang maglasang smoke, lalagyan nila ng liquid smoke. So, for compliance of food safety, wag na lang po. Okay po. So, for those who are asking po regarding the attendance sheet and other forms po, no? So, wala po tayong attendance sheet, pero meron po tayong pretest po kanina na ibinigay and overall training evaluation form kung saan doon po kami magbabase po na bibigyan po natin ng e-certificate na later po, after this training po, is isesend din po namin yung link dito po sa ating chat box. So, question po from Sir Abdul, anong klase pong wood ang magandang gamitin? Any hardwood, sir, wag lang po silang contaminated ng chemicals. Okay po, from Ma'am Seni, pwede po ba dahon ng saging? Depende po kung paano nyo gawin yung o linisin yung dahon ng saging. Kung malinis naman po yung dahon ng saging, sige po, okay lang po. Pero kasi yung mga traditional na ginagawa, nilalaab nila, di ba pinadadaan sa dahon. So kung simple marketing lang naman, pwede siguro. Kaya lang po, hindi natin nasisiguro yung kung anong na-absorb ng dahon ng saging. So sana po yung mga food grade na lang. From Sir Jason, ano po yung good burning medium for good quality smoked fish? Kahoy po ba or uling daw po? Actually, yung uling nakaka-enhance sa burning ng hardwood. Then, yung inyong mga sawdust, yun po yung
papausok, nagiging source ng usok para po mas lalong maglasang usok ang inyong tinapa. Okay, from Sir Ron. Ito naman po para sa mga consumer, I think. Ma'am, ano po ang negative effect ng sobrang pagkain ng smoked fish? Meron po bang masamaring epekto? Yes, kasi para din yung paninigarilya, di ba? Pagka halos araw-araw ka naninigarilya, it will harm your health. So, hindi naman pwedeng araw-araw natin kakainin yung tinapa dahil alam naman natin yung tinapa ay para ka rin naninigarilya. May smoke content din siya. So, yun po yun. Yeah, so magandang question po iyon ano from Sir Ron. So another question po from Sir Jonel. Ma'am, paano po ini-incorporate ang herbs sa pagtitinapa po? What are the types of herbs na pwedeng gamitin sa pagtitinapa? Actually, sir, ang sir ba yan o ma'am? Ang nakita ko pa lang po ay yung lemongrass. Yung other herbs po ay hindi ko pa na-experience. So may mga cooperator kami na naglalagay sila ng lemongrass sa brine solution. Yun yung brine solution kapag in-steam na nila yung isda. Pero hindi naman nila isinasama dun sa isda. So dun lang sa steam, sa steaming solution or dun sa pagpapakulo, dun lang nila isinasama yung herbs para magkaroon ng herb flavor ba. Pero kung gagamit tayo ng herb, sana po yung hindi naman po makakasama sa kalusugan ng ating mga consumer. Okay po. Thank you po, Ma'am Malu. And lipat naman po tayo doon po sa mga questions natin live on our YouTube channel. From Ma'am Edita Reyes, tanong ko po, paano gamitin ang lumang steamer sa pagtitinapa? Okay po. So, di ba po yung steamer, tatlong layer. Yung ilalim ay hindi butas. Tapos, the second and the third layer, butas. Tapos may takip, di ba po? So, yung sa ilalim, doon nyo po ilalagay yung mismong pusot. Tapos, ilalagay nyo doon sa burner stove. Ilalagay nyo yung mismong steamer, yung ilalim ng steamer na merong pusot, ilalagay nyo sa stove. And then, takluban nyo muna. Mag-uusok po siya. Pag umuusok na, saka nyo po ipatong yung dalawang layer na merong isda. Tapos, antay lang po kayo mga 30 minutes. Makita nyo po magiging tinapa na yung tinapa nyo. Magiging golden brown na po. Yan, good question po, no? Actually, sa ating mga face-to-face, Ma'am Malu, yan po yung ating laging ginagamit, no? Na technology ng pagtitinapayan. Sayang po, wala po tayong face-to-face ngayon. From Ma'am Scientifically Me, yan, ang ganda po ng inyong, ng inyong pong username. Ano po ang mas maigi na storage condition sa smoked fish po, Ma'am? Room temp lang po ba or dapat refrigerated? Of course, yung refrigerated po. Kung shelf life o katagal ng produkto ang ating i-consider. Kasi po, pagka po room temp lang, hanggang 3 days lang yan. So, kailangan with that period, nabenta mo na siya o na-consume na siya ng consumer mo. Kasi mag-start na po siyang mag-degrade. Okay po, from Ma'am Ruby Lambunel, question po, ang tahong po, pwede po ba as raw material? Pwede rin po. So, ang innovation nyo lang po doon, ileless nyo lang po yung concentration ng brine solution kasi small, maliit siya eh. Diba? Yung laman, maliit. So, mag-a-adjust lang po kayo sa concentration ng brine solution pag nagbabad kayo. Yan. So, I think marami pa po tayong questions dito po sa ating chat box. Okay po. From... Yan. Sa mga nagtatanong po ng copy po ng presentation is isesend po namin sa inyo pong mga email address. May po provide po mamaya dito po sa ating overall training evaluation form.
From Sir Dennis, heartfruit wood works best according po sa kanya. From Ma'am Jen, paano po nagkaka-color yung isda ng yelo? Kinukulayan lang po ba? Hindi po. Kapag po pinausok, kapag po ang inyong tinapa ay pinausok, bago nyo pinausukan ay tuyo na, yung drain na siya, yung surface ay tuyo na, magkakaroon po yun ng ano eh, yung pellicle niya madidevelop doon na nag-absorb ng usok, kung saan yun pong pellicle na yun ang nag-re-result into a golden brown. Yan, marami-rami rin po dito questions regarding technical assistance, no, kung saan po tayo pwedeng sumulat. Siguro po dito po sa ating chat box, ilalagay po namin yung name ng aming regional director para doon nyo po ma-address yung mga letter po. Ilalagay po namin yung name and sa letter nyo din po, pwede nyo rin po lagyan ng inyong contact details po para po madali po kayong makontakt regarding po sa if ever po na hihingi po kayo ng tulong dito po sa BIFAR. So, anong quality meron ng kusot o yung mga kinayas na kahoy galing sa tistisan? At safe po ba yon? Kaya nga po, sinabi ko kanina, make sure na hindi siya treated ng chemicals. So, pupunta kayo sa mga lugar o sa mga... Actually, pag hardware po talaga, may mga kahoy na tinitreat at may kahoy na hindi. So, make sure na naitanong nyo o na sigurado nyo na ang inyong wood na gagamitin ay hindi treated ng chemicals. Okay po, next question po. Marami-rami pong question, Ma'am Malu. Ma'am, ano po ba ulit yung ratio ng salt to water? Hindi niya daw po kasi nakita yung slide kanina dahil nagpuputol-putol daw po. So, tatlo po yung pinresent ko. 1:3, 1:4, 1:5. So, sa isang parte po ng asin, pwede kayong magtunaw sa tatlong parte ng tubig. So, yung 1:4 naman po, isang parte ng asin sa apat na parte ng tubig. At kung 1:5 ay isang parte ng tubig, ng asin sa limang parte ng tubig. Actually po, hindi ko po nasabi sa inyo, in addition po, dun sa steaming, brine solution din po ang pinang-steam doon at ang ratio naman po is 1:9. So, ang ratio nun ay mas malabnaw ang alat. So, para po ma-maintain yung salt flavor ng inyong tinapa. Another question po. Hello po, ma'am. Meron po bang namamakyaw ng tinapa? Pwede po kaya akong mag-mass produce? Manggagaling po sa Mindanao. Meron naman po. Actually po, pag nag-produce kayo, dapat po mag-identify muna kayo ng market. Para po hindi kayo malugi. So, yun po. Market research muna kayo bago kayo mag-process. Okay po. So, I think last three questions po from our YouTube channel. From Sci-Fi TV. Pwede po ba makahingi ng designs or specs ng mga smokehouse na ipinakita po? Yes, ma'am. Ang pwede ko lang pong ibigay sa inyo ay yung aming ginagamit na 4 to 5 layers na stainless at saka po yung design po nung Tiaroy, ibibigay ko po sa training unit at sila po ay ibibigay sa inyo through email. So, Ma'am Saifi, we will just send our email po dito po sa chat box po natin dito po sa YouTube para po ma-message nyo po kami. From Sir Arnel Lopez, how do we assure the safeness of smoking process in this time of pandemic? Kaya nga po dapat ay sinimulan nyo sa maayos at malinis na pamamaraan. Kasi po yung ating mga traditional na processor na po ay talaga pong kung makikita nyo ay hindi talaga pa compliant lahat sa food safety. So sana po kapag nag-umpisa po kayo ng business ninyo sa pagtitinapa, umpisahan na po natin ito ng tama at malinis. Lalo po pag nag-mass production na kayo. Okay po.
Okay po, I think that's all po. Wala na pong mga questions here on our chat box. Thank you so much po, Ma'am Malu, sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman. Sana po may natutunan kayong lahat. Thank you, Ma'am. And for sure po, no, marami pong natutunan yung ating mga participants tungkol sa pagtitinaka. This is actually our first time po to conduct no e-learning regarding smoke fish. And nakakatuwa po na ang dami po nating participants ngayon. So, with that, bago po tayo magtapos din, kanina po nagkaroon po tayo ng pre-test. No? Ngayon naman po is magkakaroon naman po tayo ng post-test para makita po namin, ma-assess po namin ano po yung natutunan ng ating pong mga participants. Joyce, so, yes hello. Po. Meron ako nakita ang yes, tanong kung pwede, pwede daw hugasan yung isda ng kapad. Yes, ma'am, pwede po. Actually, sa technology ng DOST, pagkatapos i-brine ay hinuhugasan nila kung masyadong concentrated yung brine solution na ginamit. Sana po nasagot ko. Thank you, Ma'am Malu. Okay, so yung ating pong posters again is ilalagay po namin dito po sa ating pong chat box here on Zoom and doon naman po sa ating YouTube channel. Ganun po ulit. Ilalagay po namin sa comment section doon. So, again, we will give you, I think, 5 minutes na lang to answer our post test since 10 items lang naman po siya. So, thank you so much po. Again po, akin pong inuulit lahat po ng mga nanonood sa Zoom and sa ating YouTube Live is lahat po kayo is magkakaroon ng e-certificate. No? So, dapat lang po masagutan po natin yung ating overall training evaluation form po na inilagay po dyan sa mga chat box po natin. Salamat po! Again, the evaluation form po is nasa ating pong comment section sa ating pong YouTube Live. Salamat po. Nakapin po doon, makikita po natin. Nasa unahan po yon ng ating comment.
yung post, yung pretest po natin at postest, yes po, same lang po yung questions nila. Salamat po. Ngayong araw, ipapakita natin sa inyo paano magawa ng surimi. So, ano ba yung surimi? So, surimi ay ang purong laman ng isda. So, pwede natin siya ipampaletas. Giniling na baboy, giniling na baka, or manok. Ang ginagamit natin na isda ngayon ay knife fish. So, ano pa yung pwedeng gamitin na isda para sa ating surimi? So, pwede dyan yung big head carp, pwede dyan yung tilapia, or kung ano pa man yung isda na malaman pero mura yung presyo. So, yun yung lalagyan natin ng value. So, ano-ano ba yung mga kailangan na gamit sa pag-surimi? So, syempre, meron dapat tayong bowl, meron tayong tray, meron tayong chopping board, meron tayong kutsilyo, meron tayong kiluhan, meron tayong plastic para lagay ng surimi, at meron tayong measuring spoon. At syempre, meron tayong kutsara. So, ito yung gagamitin natin para pangtanggal ng laman ng isda na walang kasamang tinik. Ano ba yung mga ingredients dito sa ating surimi? Simple lang. Siyempre, kailangan meron tayong isda. Ano gagawin natin kung wala tayong isda, di ba? So, kailangan din natin ng tubig na may yelo para lang ito mapanatili yung kalidad ng laman ng isda. So, kailangan din natin ng asukal. So, every 1 kilo of surimi o yung purong laman na ng isda, lalagyan natin siya ng 1 teaspoon sugar para tumagal yung ating surimi sa ating pagkakain ba. So, ngayon po, umpisa natin yung ating proseso ng ating surimi. So, una natin gawin, itanggalin natin yung kanyang ulo. Ayan, hiwain lang natin siya. Kanina, inugasan ko na yung ating knife fish sa ating potable water. Ayan. So, huwag yung kung saan-saan tubig yung ating gagamitin. Ngayon ay ating i-slice or ating ipipili yung ating knife fish. So, hihiwain lang natin dito sa part na to, yung sa mas madaling part, hanggang sa kanyang buntot. So ngayon, natanggal na natin ang kabilang side ng ating isda. Ugasan naman natin siya sa malamig na tubig para matanggal yung kanyang mga namumuong dugo. Okay? So ngayon, ilalagay ko siya sa another bowl na may yelo para mapanatili yung kanyang lamig, yung kanyang freshness, kanyang quality, at atin namang hihiwain yung kabilang side ng ating isda. So, paano natin i-scrape yung ating laman para matanggal sa kanyang balat? So, iaayon lang natin yung ating kutsara sa ating laman. So, kung makikita nyo, konting scrape pa lang, meron na siyang laman at wala siyang tinik. And then, ilalagay ulit natin siya sa ating bowl na may yelo. Yan, continue tayo sa pag-scrape.
Yan, kung mapapansin niyo po, ubos na yung kanyang laman na nakadikit sa kanyang sinik at sa kanyang balat. So, ito lang yung ating kinuha. Yung ating laman, purong laman. Yan. So, dito, makakagawa na tayo ng mga produkto na gusto natin sa ating laman ng isda. So, meron tayong surimi. Lagyan lang natin siya ng white sugar. And then, i-mix lang natin siya. Make sure na lahat ng part ng ating isda ay magkakaroon ng asukal. Para lahat ng part niya hindi madaling masisira. Okay, so ayan, meron na tayong surimi na merong asukal. So ready na tayo for packaging. Okay, so lalagyan natin siya sa ating packaging. Okay. So, ayan. So, ito na yung ating surimi. So, ayan. Natapos na tayo sa ating paggawa ng ating surimi. So, nandun na siya sa ref. At ngayon naman, isusunod natin gawin ang ating value adding o yung paggagawa natin ng siomay, embutido, nuggets, iba pa gamit doon sa yung nauna natin ginawa na ating surimi. Ayan po. So, I think tapos na po yung ating mga participants sa pagsasagot po ng ating post test. So, from 2 over 10, 3 over 10 po kanina, marami na po yung 9 over 10 and naka-perfect score po. So, before we end po, para po magbigay po sa atin ng closing remarks, may I call on po the unit head of the Regional Fisheries Training Unit, Sir John Arman Engay. Hello po, good afternoon po sa ating lahat, sa ating po mga participants sa Zoom meeting at ganun din po sa ating po mga participants via YouTube Live. So, kinakongratulate po natin lahat ng ating pong online participant ngayon pong hapong ito for successfully attending po ang ating pong training on smoked fish processing. So, marami po sa ating naibahagi si Ma'am Malu Mosqueda mula po sa Post Harvest Division regarding po sa technology ng smoked fish processing. So, isa po itong opportunity sa atin na ngayon pong pandemic ay makakaroon po tayo ng additional opportunity sa ating po nararanasan pandemic. Maaari po tayong mag-try or mag-venture po sa ganito pong industry or sa ganito pong pagpaproseso ng isda. At maaari rin po natin ituro kung tayo man po ay bahagi po ng isang organization or LGU, maaari po natin itong ituro sa ating mga kababayan bilang source po ng livelihood nila. So, ganun po, nasaan po namin na marami po kayo natutunan. We would like to take this opportunity rin po na magpasalamat po sa ating pong resource speaker, si Ma'am Malu. Thank you po sa inyo po mga binahagi na information and knowledge ngayon pong hapong ito. So, expect na lang rin po namin na inyo pong masagutan yung ating pong overall training evaluation form para po mas ma-improve pa po namin yung aming pong mga ibinibigay na training. You would like to apologize din po dun sa mga technical difficulties kanina and successfully naman po na ipagpatuloy po natin yung ating pong training po ngayong hapon. So with that po, thank you po sa lahat po na nag-participate at sa inyo pong interest dito po sa ating pong technology, in fisheries technology, na amin po ibinahagi sa inyo pong hapong ito. So, ingat po tayong lahat and
Yeah, so thank you so much po, Sir Arman. Maaari po ba nating buksan ang ating mga camera para po makapag-take po tayo ng picture? Yan, I see some familiar faces po. Hello po kay Sir Mark. Ayan, hello po Sir Mark. Hello, magandang hapon po sa lahat. Yan, so take po tayo ng picture. Okay po, smile po. 1, 2, 3, smile. Another, sa iba po pong slide. Smile po. 1, 2, 3, smile. Last po ba, Sir Arman? Okay, last po. Smile po. 1, 2, 3, smile. Yan. Again, thank you so much everyone for attending this training. And intayin na lamang po natin yung ating pong mga e-certificate na isesend din po namin sa inyong mga email address na pre-provide sa ating overall training evaluation form. And marami pa po tayong mga e-learnings po na kinakandak. I-like nyo po yung ating pong Facebook page, BFAR Region 4A. Doon po kami nagpo-post ng ating pong mga link po para po, registration link para po sa ating pong training. And makikisubscribe na rin po ng aming pong YouTube channel, BFAR 4A Training Unit po, para po marami po kaming pinupost dyan na learning videos, and dyan din po recorded yung ating pong mga e-learning. Again, thank you so much everyone po, and God bless us all po.